Hello guys! Welcome back to my channel, Mommy Love Vlog. Noong nakaraan, isinalakay ko kung magkano ang magagastos ng isang aplikant sa pag-a-apply ng domestic helper dito sa Hong Kong. Ngayon naman guys, istatalakayin natin tungkol sa mga employer kung magkano naman ang gastos nila sa pag-hire ng domestic helper dito sa Hong Kong. Ang mga employer dito sa Hong Kong ay mas Pilipinilin lang mag-hire ng domestic helper na galing sa Pilipinas or galing sa Indonesia. Kung tutuusin, pwede silang mag-hire ng mga professional na taga-alaga sa kanila. Kaya lang, sa pag-hire nila ng mga domestic helper na galing sa overseas at iba't ibang bansa, ay mas makakamura sila. Di lang sa mas makakamura guys, mas mababa ang ipapasahod nila sa domestic helper kesa mag-hire sila ng mga professional nanny na mag-aalaga sa kanilang mga anak. So, magkano nga ba ang binabayaran ng isang employer para sa pag-hire ng domestic helper? So guys, meron tayong tinatawag sa kanila na process ng pag-hire ng domestic helper. Ito yung direct hire at dadaan sa agency. No, kung saan ang direct hire ay mas makakamura sila dahil sila mismo ang mag-process ng papers. Kung tutuusin, sa agency naman is ang agency ang mag-process ng papers para sa employer para makapaghanap ng domestic helper na kanilang i-hire. So, dumako tayo dito sa direct hire, guys. Ito yung domestic helper na nandito na sa Hong Kong. Currently, nagtatrabaho sa kanyang amo. At syempre, naka 2 years contract. So, kung ang employer ang maglalakad ng kanyang papers at magre-renew, iha-hire niya ulit. So, ang gagastusin lamang niya is less than 1,000 Hong Kong dollars or nasa 7,000 sa pesos. At kung ang employer naman ay gusto niyang magpalakad ng papers sa agency, gagastos siya ng 3,000 to 4,500 Hong Kong dollars or 20,000 hanggang 30,000 plus sa ating pera or pesos. So ito guys, yung mga employer na mag-hire ng domestic helper na same employer. So dito na sila sa Hong Kong nagtatrabaho at naka-finish contract sila. So means to say, recontract lang siya. So mag-hire ulit sila ng same domestic helper na katulong nila dito sa Hong Kong. So dumako naman tayo sa mga domestic helper na iha-hire nila galing sa overseas or galing sa Pilipinas. Magkano kaya ang magagastos ng employer kapag sila ay mag-hire ng galing sa Pilipinas? So, meron tayong dalawang choice ng employer na kung saan pwede silang mamili. Ito yung una is overseas basic na kung saan magbabayad sila ng 8,500 Hong Kong dollars or sa pera natin is 60,000 pesos. So, malaki-laki guys ang babayaran din nila. And then yung isa naman guys is tinatawag na overseas plus. Ito yung gagasto sila o magbabayad sila sa agency ng 11,800 or papatak na 80,000 pesos. Mahigit sa ating pera. So guys, mahal din ang mag-hire ng isang domestic helper kapag galing sa Pilipinas or ito yung non-experience, first time or mga ex-abroad na galing sa Pilipinas kumpara sa pag-hire nila dito sa Hong Kong na naka-finish contract na is konti lang yung kanilang babayaran. So punta tayo muna sa dito sa overseas basic package. Kung ano yung inclusions ng overseas basic package na ito. So ibig sabihin guys is ito yung mga walang insurance. Konti lang ang inclusions nito. So ito yung pag-process ng contract sa visa at contract at visa fee and then door to door na i-deliver nila yung documents from Manila and Hong Kong. So, insurance, helper mandatory insurance in the Philippines. So, meron insurance, inclusion nito, at saka standard medical examination for domestic workers. So, ito yung examination na kapag pagdating nila dito is magme-medical ka ulit. So, yan guys, ang overseas basic package na pwede nilang pagpipilian na isa. So, ito naman guys, overseas plus package. Ano yung andito sa overseas plus package na pwede nilang pagpilian? So, ito yung 11,500 or 80,000 pesos sa ating pera na pwede nilang pagpilian. So, ito guys, ang inclusion naman nito is meron ng one-way flight ticket. So, yung una kanina is wala pang ticket. Kaya, mismo, yung pero employer pa rin ang magbabayad. So ito guys, yung overseas plus is meron na siyang one-way ticket, siya yung magbabayad doon worth 1,000 and then 2-year mandatory domestic helper insurance. And yun yung mga processing fees
And ano pa, sabi ng bit ko kanina, door-to-door delivery na documents Manila and Hong Kong kapag nag-apply po yung domestic helper from Manila kasi fino-forward nila sa Hong Kong and then sa medical. So yun guys, ang babayaran nila, yun ang inclusions, I mean dun sa overseas plus package. So meron lang siyang 2-year mandatory domestic helper insurance dun po sa pangalawang choice nila. So ngayong taon guys, since nag-start last October, September 2023, is tumaas po ang sahod. So ang sahod po ngayon is 4,870 or 35,000 mahigit. And food allowance is 1,236. Kung hindi po yan, hindi po binibigay ng amo yung pagkain niyo sa bahay, is ibibigay niyang pera na separate sa sahod. And then sa transport fees, transport fees naman, pag andito yung domestic helper is employer yung magbibigay ng pamasahe mo, pamalengke mo, or pamasahe ninyo ng alaga mo pag hinahatid mo sa school. So hindi ang domestic helper ang magpro-provide ng mga ganon. So employer. And then guys, aside from pag-process ng papers pag nag-hire ang mga employer, is nagbabayad din sila ng insurance sa mga domestic helper ng medical insurance checkup. Pumapatak ito sa 350 hanggang 1,000 Hong Kong dollars per year. Sila po ang sasagot sa mga insurance. So itong mga details na sinabi ko is nag-rely ako dito sa my helper choice. Ito yung agency na sikat dito at website dito sa Hong Kong na nag-hire ng mga domestic helper at nag-offer ng mga work ng iba't ibang bansa. So yan lang guys. And then aside from that, is amo din ang bibili ng iyong ticket kapag ikaw ay nagbabakasyon sa Pilipinas. Or ito yung tinatawag na 2 years contract tapos magbabakasyon ka, sila po yung magbabayad. So yan guys. So marami rin binabayaran yung mga amo natin para makapag-hire sila ng katulong nila dito sa Hong Kong. So kapag may tendency na ang isang domestic helper or ang kanyang katulong is nag-break contract within 2 weeks, wala pang isang buwan, ganyan, 2 weeks katulad ko noon, hindi po nakakabawi yung amo sa kanyang gastos. Kaya naman guys, kapag ganyan na sitwasyon is mainit ang ulo ng employer kapag yung katulong mismo ang nag-break. So may experience ganyan eh. Yung una ko nga pong amo noon is nag-break ako 3 weeks lang. So hindi po nababawi yung gastos niya talaga. Kaya noong bago ako umalis, nag 1 month notice ako, isinulit talaga yung sarili ko na maglinis sa kanyang bahay. Kasi nga, nag 1 month notice ako sa kanya, in 3 weeks na stay ko lang sa kanya, is talagang inabuso talaga ako, sinulit talaga niya guys. Kasi nga, galit siya dahil hindi pa siya nakabawi sa kanyang gastos. So yun, by my experience last 2013. So yun lang guys, and di lang tayo ang mga gumagastos kapag nag-a-apply tayo. Maswerte tayo dahil mas mababa yung babayaran natin. Nasa mahigit 10,000 mahigit lang, nasa 15K or 16K more or less lang yung babayaran natin sa Pilipinas. Ang mga employer talagang sila ang magbabayad sa mga ibang babayarin kapag nag-abroad ka, and hindi na katulad dati na mahal talaga ang mag-apply. Katulad sa amin, hundreds talaga ang magpunta dito sa Hong Kong. So yun lang guys, ang aking na-share, and I hope na nakapulot na naman kayo ng idea sa aking na-share ngayong araw sa aking video. Don't forget to like, leave me a comment, share this video, and subscribe to my channel. Salamat ulit sa inyong suporta. Bye-bye and see you on my next video.